Ayan. So, testing na natin yung power. Buhay na rin natin yung ilaw. 1, 2, 3. Ayan. At dahil summer ngayon, napapadalas na naman ang kabi-kabilang mga brownout. Lalo na dyan sa hometown ko sa Padre Burgos, Quezon. Especially sa province ng Quezon. Napakadalas ng brownout. Tapos, pag once na mag-brownout dyan, meron dyan kaming senyales. Pag ang brownout dyan, isang beses lang. May chance pa na bumalik yun, mga after 30 minutes or 1 hour. Pero oras na maging mag-brownout dyan ng patay sindi. As in, na interval lang na 1 minute. Yung mamatay siya bigla ng isa, tapos dalawa, tatlong beses. Ibig sabihin nun, goodbye na. Bumag na magtayong walang ilaw at saka electric fan at saka kuryente. Magdamag kayong magtis, magpaypay at saka gati na lamok. Kasi once na maging tatlong beses na siyang mamatay, napatay sindi. Yun na yung signal ni electric provider dun na lakan ng ilaw for the whole night. Bali dito sa residence ko ngayon sa Cavite, ganun din. May mga time na biglang mawawala. Mag-aabiso sila ng mga ilang oras or a day before na walang kuryente. Wow! The next day. Kaya, ang mangyayari, good luck na lang mag-pipe tsaka mag-appear sa lamok. So, sa init ng panahon dito, sobrang init. Hindi kaya ng paypay na pag nawala ng kuryente. So, mangyayari ngayon, ngalay ka na, mainit pa rin. So, ang ginawa nito, nagpunta ako sa Shopee. Nakita ko to. Medyo mahal siya, kaya lang, kailangan eh. So, ito, in order ko siya. Hintay natin dumating. Bilis, dumating na. Ang sinang bunting. Ito na siya. Buksan na natin. Grabe. Hiya ako rin sa bubble wrap. Wala silang shortage sa bubble. Kaya pala ganun yung presyo. Giniago ba? Tama na, tama. So, siya po ay isang box na 12 inches ang sukat. Then, pwede siyang rechargeable, pwede rin namang right pa na alternating current saka direct current. Tapos, dalawa lang yung speed niya, high and low. Tapos, yung sa ilaw naman, mayroon siyang 24 LED light. Then, please recharge the unit for 20 hours before first use. 20 hours? Halos ang araw rin ah. So, hindi ko pa siya matatesting ngayon. Chacharge ko muna ito. Hindi ko lang kaya tayo. So, kung alas 12 ngayon. Bukas pa lang. Alas 8 ng gabi. Kung matatesting ito. Oh my God. I hate that. Parang kung mga ganun lang, kasi 12 inches. Yung 12 inches, yung ano mismo, LED.
Subukan natin patayin yung ilaw. In 1, 2, 3. Ayun. So, testingan natin yung power. Low, light. Low light. Pag naman malakas, malakas siya. Pwede ka na makapambasa. So, ayun, dahil na-testing natin yung power level ng ilaw ng emergency light. Buhayin ulit natin yung ilaw. In 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayan, buhay na. Battery pala to. Malaki ng battery. Tapos, pag naka-DC siya, kagana siya kasi battery. So, low muna. Ay, naririnig niyo sa mic ko. Naririnig na yun. Tama nung hangin. Pero kung yung high naman. Oh! Refreshing. So, susundin ko yung instruction dun sa manual na 20 hours charging para long lasting. Lalo naman lagi pag may binibili kang bago na mga may battery, charge muna bago gamitin. Nasaan yung wire? Ayun, saksakin natin. Ginagawa mo! So, ayun na nga. I-unplug ko siya bukas after ng 20 hours. All in all, okay yung product. I suggest na bilhin nyo para dun sa mga lugar or places na tinatamaan lagi ng brownout. Tinatamaan ng katamaran yung mga electrical provider. Shoutout nga po pala dun sa mga recent subscribers ko. Yung nag-subscribe gawa nung last video ko. Sina Karen Revilla Bicarillo, Tita Tere Esquillo. Yung mga nag-share ng mga post ko. Ma'am Ninang Jocelyn Marino, teacher ko siya nung high school niya. At sa lahat po nang nag-subscribe sa akin, salamat. Malaking bilang po kayo sa 39,000 subscribers ko. At sana po madagdagan. Shoutout din po kay na Jason Aladayan, Ate Don, Kuya Apps, kay Ate Bing. At lalong-lalo na po sa asawa ko. Pangalan nito. Pangalan ng asawa ko. March. And that's all po. Thank you. Parang awa nyo na. Paka-subscribe na po ako. Pagpindot na lang po ng subscribe button, i-ring nyo na rin po yung bell. Maraming salamat, yun lang po. Peace out.